Ito na po, mga kaibigan, si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay sinita itong si dating Congressman Mike Defensor na ubod ng sip-sip dati kay Gloria. Kaya nakita ninyong uso na pudpud sa kasi sip-sip eh, mga kaibigan eh. Dahil po sa kanyang umano ay presence o kung bakit siya nandoon sa isang official event. Official ito ha, hindi ito private. Isang official na event na ginanap sa Metropolitan Manila Development Authority sa kanilang tanggapan. Kaya sa isang Facebook post ni Enrile, tinanin niyo si Mang Johnny, ano ho? Ito, tama naman siya rito. Ang sabi niya, meron siyang binabanggit na litrato kung saan ito pong si Defensor ay nakita doon sa litrato sa isang official function ng MMDA na i-publish niya sa kanyang Facebook account sa social media. Ang sabi, ano ang ginagawa ni Defensor dyan sa larawan na yan? Mga kaibigan, siya ba ay isang opisyal, consultant, advisor, o factotum of some sort of MMDA? Kung ikaw ba nagpapalakad ng MMDA? Ano ginagawa mo ron sa litrato na yon? Official function yon. What was he in that picture? Ano siya ron sa litratong yon? The boss of MMDA? Siya ba ang boss doon sa MMDA? Kasi meron nang naitalaga dyan, di ba? Na chairman. Is that now a proper decorum? Yan na ba ang kaayusan ngayon? Sa panahon ngayon? In our current political world? Mga kaibigan, yan sinasabi natin. Itong si Enrile, nagagamit niya ng tama ang kapangyarihan niya kapag gusto niya. Kung may pwesto lang siya. Di ba? Kung may pwesto lang siya. Ibig sabihin, nakikita niya itong nangyayaring mga hindi tama, yung mga impropriety. Maging sa nagdaang administrasyon ni Digong nyo. Pero hindi siya nagsasalita. Kinakampihan niya lang yung nakaupo. Kung sino nakaupo, doon siya, mga kaibigan. Doon niya lang gagamitin, nakakagamit siya ng tama. Ha? Ang sabi niya, I suggest we should be very careful. Iminumungkahi ko na dapat tayong maging maingat. Ha? In not carelessly, ha? Showing an arrogance of power, na maingat na sa pagpapakita ng pagiging arrogante sa kapangyarihan in our behavior as public persons, bila sa ating mga ginagawa, bilang mga public persons. Ibig sabihin ni public servant. Especially, lalo na, if we are somewhat identified with the current regime, lalo na niya kung tayo ay alam o kilala na kaalyado ng kasalukuyang rehimen. Ayan po ang sabi ni Enrile. At nag-follow up siya sa kanyang Facebook post ng isang babala that as legal counsel, yan, ito na, nagpakita na ng katapatan ulit si Mang Johnny kay Bongbong Marcos. Mga kaibigan, tapat na tapat, ha, para ma-express niya rin. Ito yung paraan, eh. Hahanap ka talaga ng paraan para
maipakita mo katapatan mo sa nakaraang administrasyon ni Digong nyo, mga kaibigan, eh ang pagpapakita ng katapatan kay Digong nyo, kung sino yung pinag-initan niya, kinagalitan niya, minuran niya, kinalaban niya, kailangan murahin mo yun para mapabuti ka. Di ba? Kaya kita mo, kung sino-sinong kamote minumura si Vice President Robredo nung panahon ni Digong nyo, akala mo, mga kaibigan, hindi na tao eh. Mga asal hayop na. Kung sa bagay, pag binalikan mo ang Biblia, yan ang talaga magiging asal ng tao, hayop. Magiging hayop sa panahon natin. Kaya, marirealize mo, hindi ka na dapat magulat. Pero nakakakilabot. Di ba? Yung bakla, yung si Oliver Bayo, Olivar, nakasama ni Mocha Uson, tsaka si Mocha Uson, di ba? Kung magmura, anak ka ng mga kaibigan, talagang grabe. Kwan yun, pinapalakpakan yun. Kaya lalong napalakas sila kahit mga walang laman ng utak niyan. At saka kung tapakan nila kahit na matataas na opisyal, nakasama rin nila sa gobyerno. Ha? Eh di ba ito si Arnel Ignacio na inappoint ngayon sa OWA, binanatan yung DFA, samantalang kasama siya sa gobyerno, ang may karapatang bumanat doon kami. Siya wala. Noong deputy administrator siya, kaya tinanggal yan eh. Di ba? Mga kaibigan, kunyari nag-resign. Ngayon, ang sabi ni Enrile, nagbababala siya na bilang legal counsel ng presidente na si Ferdinand Marcos Jr., he has a legal and moral duty. Meron siyang tungkulin, legal at moral, na protektahan siya. Protect. Mga kaibigan, ha? Mula sa mga tao, ha, na magsasamantala sa kanyang kabaitan, ha, at sa kanilang pagiging malapit sa kanya. Ayan na. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawa, nagpapakita ng katapatan, ng loyalty, at nagbababala na huwag kayong masyadong didikit. Kailangan ako lang. Ganyan nung panahon ni Erap. Si Lacson, mga kaibigan. Si Lacson. Ayaw ni Lacson yung may malakas kay Kwan, kay Erap. Ha? Hanapan ka ni Lacson ng istorya. Kailangan, pag nakitang malapit ka na kay Erap, iisa-isahin kayo ni Lacson, babanatan kayo. Mga kaibigan, ganyan. Ganito ngayon ang pinapractice siyempre ng mga gustong maging sila lang kailangan ng pinakamakapangyarihan. Yan. Alam nyo naman si Enrile, in fairness ha. Hindi pwedeng ibully yan ng mga kasamahan niya, kahit sino sa gobyerno, kahit senador, mga congressman. Kasi nung naging commissioner ng Bureau of Customs yan sa panahon ni Marcos, natatandaan ko mga kwento ng mga journalist. Yan si Enrile Anya, tatay ko nagkukwento eh. Ang sabi niya, nung naging commissioner ng customs yan, kahit congressman, binubull out niyan. Pupunta sa opisina niya para lumakad, ha, sa customs. Hingi ng mga pabor, ha. Yung siyempre yung presence ng congressman sa opisina ng customs commissioner parang na-memorature ka na noon eh, di ba? Sa totoo lang eh, hindi ka dapat magpunta eh. Kaya pagka nagpunta ka ron at meron kang ipapakiusap, sisigawan ka ni Enrile. Bata pa siya noon, mga kaibigan. Bata pa siya noon nung maging commissioner siya ng Bureau of Customs. Ibubull out ka ni Enrile. Palalayasin ka sa opisina niya. Isip mo, congressman. Sino makakagawang commissioner nun sa isang congressman ngayon? Wala na. Di ba?
Eh, yun, in fairness, ha, kinukwento ko lang sa inyo para alam din ninyo. O, si Enrile nung naging commissioner ng customs. Ang sabi ni Enrile, please, masyado naman kayo. Wag naman. If you continue with that practice, pag ipinagpatuloy niyo yung ganyan na gawain, I assure you, sinisigurado ko sa inyo, you will be clashing with my office. Makikipagbanggaan kayo sa aking tanggapan. Ang sabi po ni Tatang Johnny. Si Kaper si Lapid bumabanat. Lapid Fire. Eh sabi dito sa balita, nag-iingat sila, hindi nila nakita eh. Eh nagsasabi lang nito si Enrile, mga kaibigan. It was not clear where Enrile saw the photo. Ibig sabihin, itong mga nagsulat ng balita, hindi nila nakita yung litrato. Hindi kasi raw maliwanag kung saan nakita ni Enrile yung sinasabi niyang litrato kaya siya nagbabala. Oh, mga kaibigan. Pero, nakipag-ugnayan sa MMDA para hinga ng paliwanag itong mga naglabas ng balita. However, subalit ang MMDA hindi pa sumasagot sa tanong ng reporter. Alam naman ninyo kasi, itong si Defensor na ito, abusado ito, di ba, nung panahon ni Gloria? Bago umalis si Gloria, ang laki ng nakuwang transaksyon nito eh. Nakapag-pa-approve ito ng mining company, di ba? Eh, ang lakas niya eh. Oh, pudpud nga yung uso, nakita ninyo, mga kaibigan. Halos pantay na yung pinakakuan niya, labi, at saka yung dito sa nguso. Ah, pantay na eh, plat na eh. Ano kaya ang dahilan? Yung kaya epekto ng sip-sip, mga kaibigan. Ito'y kumandidato kasi. Oh, kaya siya kinu-question ni Enrile. Kumandidato siya sa Maynila, sa Quezon City bilang mayor. Pero natalo siya. Ang naging lamang sa kanya ay mahigit 230,000 votes. Ibig sabihin, hindi na niya maloko ang mga taga Quezon City. Bistado na ng mga taga Quezon City itong si Mike Defensor, mga kaibigan, na dating garapatan ni Gloria. Eh, kita ninyo mga, kung umasta mga tauhan ni Gloria. Eh, kung si Gloria nga, tinabla ni Bongbong Marcos eh. Kasi meron track record dyan ng kwan. Nang patalsikin ka, lalo na malakas ang kapangyarihan ng Kongreso at ganun din si Cynthia Villar, di ba? Yung asawa niya, sila ang mga nasa ano nun eh, Kongres eh. Ha? Speaker noon si Manny Villar, di ba? Ni Rail Senior Cat yung impeachment laban kay ERAP. Bagay, talagang dapat ma-impeach, pero yung proseso hindi ho nasunod, di ba? O, kay ERAP. Kasi, ano na eh, magsasabwata na, kaya hindi sila nilagay, tama, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dun may tama si Bongbong dun eh, mga kaibigan eh. Katulad din dito sa SRA, kung totoo yan, tanggalin mo na. O, china-challenge ka namin, di ba? Sapagkat yun ang tamang gawin. Yun ang tamang hakbang, tanggalin sa pwesto at paimbestigahan. Kung mapatunayan, hindi yung ang sabi niya kasi, pag napatunayan, tsaka tatanggalin. Eh, mali yun. Eh, ikaw na nagsasabi. Ibig sabihin, eh, may basihan na kayo na pineke ang pirma mo. Di ba? O, pineke. Sigurado yung ano eh. Yung salita ng Malacanang eh. Pinekiyahan niya ang pirma ni Bongbong Marcos. Yan, ng presidente. Pineki. Pineki pala eh. E ba't nandiyan pa sila?
Di ba? Oy, mga kaibigan. Eh kung sigurado ka, eh di na, pina-aresto mo na. Arestuhin nyo nga yan at imbestigahan. Oh, may piyansa ba yan? Kasuhan nyo, pagpiyansa inyo. Yan, di ba? Yan ang ano, yan ang totohanan. Na ika nga po, mga kaibigan, ay gagawa ng paglilinis sa gobyerno. Eh pero, kwan ho eh, sabi nga eh, ano yun? May kasabihan eh, yung nakalimutan ko tuloy, yung kasabihan tungkol dyan, na para mapatunayan mo yan, ay ipakita mo, di ba? Sa gawa, hindi yung salita lang na may kini. Sasabihin mo, imbestigahan lang, tatanggalin muna kita, demonyo kayo, di ba? Sino sa inyo ang gumawa nito? Oh, yan ang hirap eh, mga kaibigan eh. Sipin mo, ito na naman oh. Nag-uumpisa pa lang, yayariin na. Ha? Ang importasyon ng asukal, smuggling kaagad. Instant money yan, baka akala ninyo. Oh, sinasabi ko nga sa inyo. Eh, dati sabi sa akin eh, sa isang metriko tonelada, kumita ka na lang ng $1,000. 1 metric ton. Eh sabi ko nga kagabi, di ba $500 na lang, mga kaibigan, conservative. Eh sa 300 metric tons, gaano kalaking pera yan, mga kaibigan? Kaya nung panahon ni Gloria, bastante ang ano, di ba? Ang importasyon ng bigas, lintik na mayagpag si Vicky to. Kung natatandaan ninyo, yun na pabalitang kirida ni First Gentleman Mike Arroyo, di ba? Oh. Kaya nasibak si Tulpo ron sa istasyon eh. Kinuwento pa sa akin ng mimiyari ng istasyon eh. Dati kasi malapit na malapit sila kay Kwan eh, kay Gloria tsaka dun sa asawa. Oh, mga kaibigan, sinama pa ako sa Hong Kong, eh dinala pa ako nun sa Kwan eh, sa isang isla sa Hong Kong. Sasakay pa kayo ng ferry. Para lamang kumain ng kwan, gagambang alimango, yung kulay itim. Akalain nyo, kaya pala ako dinala ron, kakain anya tayo. Nung spider crab yata yun, mga kaibigan, kulay itim. Ha? Eh di hindi ako kumikibo. Pagdating namin doon sa isla, pagbaba namin sa, ano tawag mo ron, yung ferry. Mga kaibigan, sabi niya, ang nagdala sa akin dito, si First Gentleman. Kasi sila nakaupo nun eh. Yan oh, tinuro niya yung menu. Pagbaba mo, may menu na eh. Magkakatabing restaurant yun na open. Open air, walang kwentang restaurant. Nasa dagat kayo, isla eh. Pagkatapos, sabi niya, iyan anya yung kakainin natin. Tinuro niya sa akin yung litrato. Bay, nung makita ko eh, naku po, sabi ko, baka hindi ko makain yan, nakakatakot. Kulay itim na may mga buhok pa, mga kaibigan. Ninervyos na ako. Eh ako eh, maingat dyan sa mga ganyan eh. Hindi ako basta-bastang kumakain eh. Oh, mabuti na lamang, nung umorder na kami, hindi available. Sa loob-loob ko, ay salamat, hindi available, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Asan ba yung ano, yung prototype? May prototype kami rito eh. Nung ipatatayo ni Robby na cable car. Ito, tignan ninyo sa litrato. Yan. Meron na pala niyan. Yan. O yan, o. Yan yung mga prototype ha. Na, kwan, itatayong cable cars. Mga kaibigan, no, nakikita nyo ba? Ba? Nandun si Rimulya, oh, yung governor sa Cavite. Oh, nandun yung litrato niya para nakasakay talaga sa cable car eh.
bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Carlo Di Mayuga! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, subapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na